Leave, please. Pero sir, baka naman gusto mo. I'm willing naman po na... Leave. Nagtatagis na ang bagang ni Max sa pagpipigil niya. Nawag nang sigawan ng waitress na sinusubukan siyang halikan dahil lamang sa kalasingan. Lasing man, alam pa rin ni Mac ang nangyayari sa paligid niya. Bigla na lamang pumasok sa loob ng hotel room ang waitress at sinubukan siyang akitin. Ang magaling kasi niyang asawa na si Hope ay hindi sumipot sa dinner date nila ngayong gabi. Sumama ang kanyang loob kaya naman uminom siya ng kaunti. Sir, don't let me repeat what I've said. Pwede mo ba sabihin sa akin kung inutusan ka ng asawa ko? Tanong pa niya sa waitress kasabay ng pamumutla nito. Hindi ko po kilala yung asawa mo, sir. Lalo nang hindi ko po alam na may asawa po kayo. Paliwanag ng waitress. Really? Gusto mo bang masisante sa trabaho? O baka gusto mong ilagay kita sa blacklist para hindi ka na makapagpanloko? Pananakot pa niya. Na naging effective naman. Napahilot na lamang ng sentido si Mac dahil sa kakulitan ng asawa. Hindi niya na mabilang kung ilang beses na itong ginawa ng asawa upang makapag-file lamang ng annulment. Hindi tanggap nito ang pagpapakasal sa kanya. Pero anong magagawa niya? Sa mismong araw ng kasal nila, inibig niya ito. Kaya bakit niya hahayaan na hiwalayan siya? Kahibangan man pero totoong may nararamdaman siya sa asawa. Sorry po sir, inutusan lang po ako ng asawa mo na akitin daw po kayo. Tapos kuhanan daw po ng picture at ibigay sa kanya. Ako na ang bahala. At huwag mo na lang kukontakin yung asawa ko ulit. Sige po sir, pasensya na po ulit. Hinging pasensya ng waitress at saka umalis na sa lugar na yun. Saka naman pumasok ang kaibigan na si Dave. Nagtataka pa nang makita ang waitress at ang ayos niya. What happened pare? Don't tell me naging babaero ka na rin ngayon. Shut up, masakit yung ulo ko at wala ako sa mood. So, hindi ka na naman sinipot ng asawa mo. Pang-anim na to, Mac. Bakit hindi mo pa kausapin yung asawa mo? Mukhang pinaglalaro ang kanya. Yung waitress, sinutusan na naman ng asawa mo, no? Unbelievable. Dismayadong sabi pa ni Dave. Shut up. Hindi mo kilala yung asawa ko. Kaya huwag mo sana siyang huhusgahan. Ayan tayo eh. Talagang tinamaan ka na ng lintik, Mac. Pero maiba tayo. Bakit kasi hindi mo pagsabihan ng asawa mo? Hindi na tama yung ginagawa niya. You actually, not just actually, but literally making you cheat. Para makapag-file siya ng annulment at mabilis mapawalang visa? I know. But I won't let her nahiwalayan ako. Over my dead body. Tumayo na si Mac nang maramdaman na maayos na ang pakiramdam niya. Dinampot na rin niya ang cellphone ng waitress kanina upang ipakita sa asawa. Siya kasi ang pupunta sa location ng pagkikita nila. Aalis ka na? Hindi mo man lang ba ako sasamahan uminom? No. Malamig pa niyang sabi. Dumiretso na si Mac sa maliit na coffee shop na pag-aantayan ng asawa. May konting espiritu ng alak subalit maayos pa rin ang pakiramdam niya at kaya niya. Namataan niya ang asawa sa loob ng coffee shop. As usual, naka-disguise na naman ito upang hindi makilala. Dahil ang asawa lang naman niya ay isang sikat na modelo na hinahangaan ng lahat. Nagtagis pa ang kanyang mga ngipin na makita kung paano maglaway ang mga lalaki na nasa loob ng shop. Ayaw niya ang uri ng tingin ng mga ito sa asawa niya. Ang tagal mo naman, kanina pa ako nag-aantay. Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Mac? Yes, wife? Miss me? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si... What? Ito bang inaantay mo? Sa kanila pag ni Mac ang cellphone ng waitress sa ibabaw ng mesa. Paano? Kailan? Explain kung bakit hindi ka na naman sumipot sa dinner date natin. Nasayang lang lahat ng pinaghandaan ko. Ilang beses na to, Hope. Pagtitimpi pa rin ni Mac na huwag gumawa ng iskandalo. Eddie, hiwalayan mo ako kung ayaw mo yung ginagawa ko. Mahirap ba? Hindi naman natin ginusto ang kasal natin, hindi ba? Hindi mo naman ako mahal, kaya ano pa yung ginagawa natin? Sabi ni Hope na tila walang pakialam. Bakit ba gusto mo akong hiwalayan ha? Hindi kita maintindihan. Kasi hindi kita maintindihan dahil sa ginagawa mo. Bakit mo hinahayaan na magtagal pa ang lahat ng to kung pwede naman nating tapusin? No. Umuwi na tayo ngayon sa bahay at ito na rin ang huling beses na gagawin mo to. Dahil hindi kita palalagpasin. Pagbabanta pa ni Mac.
Sa tingin mo ba mapapasunod mo ako? Ayoko, okay? Kung gusto mo mauna ka nang umuwi at iwan mo na ako dito. Hope. Pagbabanta ng boses ni Mac. Subalit hindi nakaramdam ng kahit na anong takot si Hope. Bagkos, ginisian lamang niya ang asawa ng nakakaloko. I am warning you right now, wife. Ayokong idaan ka sa santong paspasan, kaya naman makinig ka sa akin. Go home, my dear husband, dahil may kailangan pa akong puntahan na trabaho. Kaya naman mauna ka na. Bago pa makaalis si Hope, mabilis siyang nakarga ng asawa na parabang isang sako ng bigas. Nagtitili siya at humingi ng tulong, subalit kinilig lamang ang mga nanonood sa kanila. Sa huli, walang nagawa si Hope kundi ang tumigil sa pagsisigaw at hinayaan na lamang na iuwi siya ng kanyang asawa. Makalipas ang 3 buwan, natagpuan na lamang ni Hope ang sarili sa malawak na sala ng ama. Ang ama niyang kanina pa dadanang dada dahil sa ginawa niya sa asawa. Problemado at tila kanina pa sumasakit ang ulo ng kanyang ama habang nakatayo sa harapan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyong bata ka. Ano bang gagawin ko ha? Kailan ka ba magtitino? Daddy naman, ano na naman ba yung problema mo? Pinakasalan ko na nga yung lalaking gusto mo para sa akin. Tapos kulang pa ba? Ano pa ba yung gusto mo? Hope. Pagbabanta ng boses ng kanyang ama. Subalit hindi nakitaan ng kahit na anong takot naman si Hope dahil hindi rin ito matanggap ang nangyari sa buhay niya. 3 months ago mula nang mangyari ang kasal nilang dalawa ng binatang hindi kilala. Dahil sa kagustuhan ng ama kaya siya pumayag. Subalit ngayong araw naman ay pinapagalitan dahil 2 buwan na siyang hindi umuwi sa bahay ng asawa. What daddy? Ayoko lang po na mapalayo ang trabaho ko. Kaya naman sa condo na lang ako umuuwi. Hindi ko naman akalain na magsusumbong pala yung lalaki na yan. Hindi nagsumbong sa akin si Mac. Kundi, nalaman ko sa sekretary niya. Bakit mo ba ito ginagawa sa asawa mo? Napakabuting asawa ng asawa mo. Kaya naman bakit hindi mo sabigyan ng pagkakataon? Daddy, alam mo naman na hindi namin mahal yung isa't isa, diba? Tsaka pabor naman to sa kanya eh, na hindi ako umuwi sa bahay niya. Napatampal na lamang sa noo ang ama ni Hope dahil sa stress. Siya si Hope, nag-iisa lamang na anak na maagang nawalay sa kanyang ina. Sa edad niyang 25 ay marami na siyang pangarap sa buhay na gusto niyang makamit. Subalit sa isang iglap ay nawala ang lahat ng yon nang pilitin siyang ipakasal ng ama sa anak ng kaibigan. Hindi siya makatanggi nung una dahil nga ama na ang nakiusap. Simula kasi nang maikasal siya, hindi pa siya umuwi ng mansyon nito. Nanirahan siya sa kondo, ngunit heto siya at pinapagalitan ng ama dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Asawa mo na siya ngayon at kailangan mo nang umuwi, okay? Huwag mo namang binibigyan ng sakit sa ulo si Mac. Mabait siyang lalaki at asawa, kaya sana umuwi ka na at mas kilalanin pa siya, sabi ng ama. Speaking of the devil, anya pa sa kanyang isipan na makita ni Hope ang asawa na kakapasok lamang ng bahay. Suot pa ang suit nito na talaga namang bumagay sa matipunong katawan. Walang duda na napakagwapo ng kanyang asawa at walang katulan. Pero galit pa rin siya dahil sinira nito ang buhay niya. Good evening, Dad. Magalang na bati pa nito gamit ang malalim at lalaking-lalaking boses. Sinipat pa ng tingin si Hope na inirapan lamang siya. Mabuti naman andito ka na anak. Kunin mo na ang pasaway mong asawa. At sana, huwag kang magsawa dyan. Daddy naman! Bakit? Totoo naman ah. Sakit ka sa ulo, kaya bumalik ka na sa asawa mo. Kahit ngayon lang, Hope. Ayusin mo naman ang buhay mo. Para mo namang sinabi na magulo yung buhay ko, Daddy. Ewan ko sa yung bata ka. Basta umuwi ka na sa inyo. Huwag ka nang magpapasaway dahil makakatikim ka talaga sa akin. Hope! Pananakot ng ama. Hindi napansin ang malawak na ngiti sa labi ng asawang si Mac. Tinatawa-tawa mo dyan? May nakakatawa? Mukha ba akong clown ha? No. Ewan ko sa'yo. Tara na, umuwi na tayo my dear husband. Nakakahiya naman sa pagiging sumbungero ng sekretary mo. Sorry about that. Whatever. Anya. Sumakay na sila ng kotse nang walang imikan. Ganito naman sila palagi noon pa. Para kasing hangin lamang ang turing sa kanya ng asawa. Tahimik lamang ito at niminsan ay hindi niya naranasan ang pagbawalan. Kaya naman pur pabor sa kanya. Pero yun ang akala niya. Dahil sa kalagitnaan ng biyahe, napakislot si Hope nang ihinto ng asawa ang sasakyan sa tapat ng mumurahing hotel. Bakit ka huminto? Takang tanong pa niya. Why?
May naglalaro na namang ngiti sa labi ng asawa na gusto niyang alisin. Hindi ka nakakatuwa, Mac. Oh, so you know my name? Amusing pang tanong ng asawa bago binuksan ang tatlong botones sa harapan ng suot na polong puti. Hinubad din ang suit sa katinaas ang manggas ng suot na polo. Napalunok ng paulit-ulit si Hope nang makita kung gaano ka-sexy at ka-hot ang asawa. Siguro nga ay hindi siya umuwi ng dalawang buwan, subalit nagsama naman sila ng isang buwan. Hindi naman masama ang ugali ng asawa, at maalaga ito. Ngunit may mga bagay talaga na hindi matanggap ni Hope. Dahil kasi sa pagpapakasal niya sa lalaki, lahat ng kontrata niya sa pagmo-model ay nakansela. Bawal kasi ang may asawa sa agency niya, kaya naman ang pangarap niyang maging fashion runaway ay nabasura. Malaman? Kahit papano, alam ko naman ang tungkol sa'yo. Tsaka, bakit kasi tayo huminto dito? Don't tell me, gusto mong pumunta sa love motel na yan? Yeah. Bakit? Masama ba? Nakangising saad nito. You're joking, right? Anong gagawin mo dyan? Anong gagawin natin dyan? Yan ang dapat sinasabi mo. Well, to answer your question, I want to hep-hep? Pigil ni Hope sa asawa nang lumapit ito sa kanya. Dumukwang na parabang nilalapit ang kanyang mukha. Hooray! Pambubwisit pa ni Mac. Lumayo ka nga sa akin dahil malakas na naman ang trip mo. Umuwi na tayo dahil may photoshoot pa ako. Inis niyang sambit kahit na namumula ang pisngi niya dahil sa ginawa ng asawa. Oo, at hindi sila magkasundo bilang mag-asawa. Subalit nagawa pa rin niyang obligasyon niya bilang asawa. Minsan lamang talaga at dinadatnan siya ng inis sa asawa. Kaya naman napag-iinitan niya ito. Papalitan ko lang ang gulong. Isang oras at natapos din ang pagpapalit ng gulong. Puno ng grasa ang damit at kamay nito kaya naman otomatikong humugot si Hope ng tissue upang punasan ang pisngi ng asawa na nalagyan ng dumi. Dahil sa pag-focus, hindi napansin ni Hope ang tingin ng asawa na puno ng pagmamahal. Kung hindi ka lang siguro wrong timing na dumating sa buhay ko, baka siguro natutuwa ako ngayon. Why? Anong why? Nang dahil sa'yo, hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Paano? Lahat ng photoshoot ko na-cancel dahil nalaman nila na ikinasal na ako. Ang masakit pa, ang fashion runaway na kasama ako ay hindi na mangyayari. Anong company? MC Company. Pipid niyang sagot. Hindi ka nila tinanggap ulit dahil may asawa ka na? Why? Tumaas ang kilay ni Hope nang babaan niya ng tingin ng asawa. Napaka-inosenteng mukha na parabang hindi gagawa ng mali. Iniwas niya ang kanyang tingin dahil baka malunod siya sa kagwapuhan nito. Dahil may asawa na ako. I see. Yun lamang ang isinagot ng asawa at muli nang nanahimik sa buong biyahe nila. Bago pa sila makarating sa mansyon, nakatanggap ng text message si Hope na mas lalong nagpalawak sa ngisi ni Hope. Kinabukasan, maagang umalis si Hope upang kitain ang babaeng makakatulong sa kanya upang makalaya. Sa isang coffee shop sila nagkita, suot ang pang-disguise niya upang hindi makilala. Madam, akala ko hindi ka na darating. So ano ba yung ipapagawa mo sa akin? Salubong ng babae na may taglay na kagandahan at kaseksihan. Gusto ko, landiin mo yung asawa ko, para makita ko sa akto. Gusto kong galingan mo, para mapawalang bisa ang kasal namin sa lalong madaling panahon. Pwede ko bang makita yung picture niya, madam? Tanong pa ng babae. Inilapag naman ni Hope ang larawan ni Mac. Ang babaeng nasa harapan niya ay napabuga ng sinimsim na kape. Alam na niya na magiging ganito ang reaksyon nito. Hindi na bago sa kanya dahil ilang beses na niya itong ginawa at lahat sila ay palpak. Dahil ang asawa niya ay hindi ata lalaki, dahil talagang hindi effective dito ang paglalandi ng mga babaeng yun. Seryoso ka ba, madam? Sinasayang mo ang ganito kagwapong lalaki? Teka! Siya yung sikat na CEO, hindi ba? Nababaliw ka na ba, madam? Anya, ang gusto ko, landiin mo siya. Hanggang sa makakuha ka ng maayos na ebidensya. Madam, kailangan mo siguro magpa-check up kung malabo yung mata mo. Ang asawa mo ang pantasa ng lahat. Tapos gusto mong iwanan ka? Nasirain yung relasyon niyo? Nahihibang ka na ba? Bulalas ng babae. Nangunot ang kilay ni Hope. Bakit? Gusto mo ba siya? Eh di pag nakuha mo siya, eh di sa'yo na. Basta gawin mo yung sinasabi ko. Madam, sana wag kang magsisisi kapag talaga nakuha yan ng ibang babae. Nasa kama ka na pala tapos gusto mo pang bumalik sa papag.
Basta, gawin mo na yung gusto ko. Babayaran kita, Anya. Sige, madam. Pero advice ko lang naman yun bilang babae na nasa mabuting tao ka na pala. Sana wag mong pagsisisihan tong lahat ng to. Sabi pa ng babae tsaka kinuha ang paunang bayad. Tinamaan si Hope sa sinabi ng babae at nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang dibdib. Pero mas pinili niya pa rin na iwaksi yun sa kanyang isipan dahil ang nais niya ay maging top 1 model sa Pinas at ibang bansa. Nais niyang tuparin ang pinangako sa ina bago man lang ito pumanaw noon. Ibinagsak ni Hope ang katawan sa sofa nang makapunta sa office ng manager niya / best friend na si Zoe. Naabutan pa siya ng kaibigan na nakahilata. Tila pa siya ng buong mundo dahil sa pagbuntong hininga. Ang aga mo naman ngayon, wala kang photoshoot kasi kinansel ko muna. Dahil nakikiusap sana ako na ibalik ka sa runaway fashion show. Wala bang balita? Hindi ba talaga nila hahayaan? Di ba ang bawal lang naman yung nabuntis na? Alam mo naman ang patakaran sa ganitong industriya, hindi ba? Wala tayong magagawa. Naapektuhan talaga yung career mo simula nang malaman nilang kinasal ka na. Muling nabuo ang matinding galit sa puso ni Hope nang maalala ang asawa. Sinasabi ko sa'yo, Hope, huwag kang gagawa na ikakasira nyo ng asawa mo. Akala mo ba hindi ko alam yung ginagawa mo? Tigilan mo na yan. Wala naman akong ginagawa. Anong wala? Pwede, Hope, ha? Mabuti pa maging mabuting asawa ka na lang. Kisa naman gawin mo yung mga kalukuhan mo na yan. Kalukuhan din naman yung kasal namin, kaya naman huwag mo na akong sasabihan na parang kasalanan ko pa ngayon. Pero biktima din yung asawa mo sa kasal nyo. Sa tingin mo ba wala din siyang career? Baka nga may nobya pa yan tapos nagpakasal sa'yo. Kaya tumigil ka na sa ginagawa mo at umuwi ka na muna sa asawa mo dahil wala ka talagang trabaho ngayon, sabi pa ni Zoe. Sinunod niya ang gusto ng kaibigan, subalit kesa umuwi ng mansyon, mas pinili niyang puntahan ang asawa sa kumpanya nito. Walang pakialam, bumaba ng sasakyan, suot ang hapit na dress at 3-inch stiletto. Pinagtitinginan ngunit wala siyang pakialam. Excuse me po, ma'am, pero sino po pala yung hinahanap niyo? Bawal po kasi yung basta-basta na lamang pumapasok sa company. Polite man, pero nairita si Hope dahil may ibang ibig sabihin ang sinabi ng babae. Gusto kong makausap ang CEO nyo. May appointment po ba kayo? Bawal po kasi ang basta lang pumapasok sa loob. Wala. Sabihin mo sa kanya andito si Hope. At kilala na niya ako. Pasensya na po talaga, ma'am. Pero pag gandong oras po kasi baka nasa loob po si Miss Elena. Tumaas bigla ang kilay ni Hope. Sino naman ang Elena na yan? Nobya po ni Sir. Parang bombang sumabog sa tenga niya ang sinabi ng babae. Wala tuloy takot na naglakad si Hope patungong office ng asawa, kahit anong pigil ng mga ito sa kanya. Walang nakapigil sa kanya, lalo na nang makapasok siya sa office at naabutan ng asawa na hinihipan ng mata ng hindi pamilyar na babae. Bigla na lamang nag-init ang ulo niya at parang walang hiya na hinagis ang bag sa asawa na nakatalikod. Damn! Mura pa nito at lumingon sa kanya. Nagtaka si Mac, gulat at biglang namutla. Wife! Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nagsabi na pupuntahan mo ako? Bakit ko sasabihin? Mukhang masaya ka naman dito. Wala kasi akong trabaho dahil sa'yo, kaya naman nandito ako. Madiin pa niyang sabi. Sir, may asawa na po pala kayo? Malungkot ang tono ng boses ng babae. Tumaas na rin ang kilay ni Hope habang hinuhusgahan ng tingin ng babae. Sino naman to? Sekretarya mo? Wala ka bang bibig para mahipan ang mata mo? Sikmal niya. Wife naman, tinutulungan ko lang siyang alisin yung puwing sa mata niya. Oh talaga? Bakit kasi naglalagay siya ng pilik mata na mas makapal pa sa buhok niya sa ilong? Bira ni Hope kahit na sa loob-loob niya ay nagpupugay siya dahil hindi na ata niya kailangan pa na kumuha ng babae na lalandi sa asawa niya. Wife naman, tinutulungan ko lang siya. Walang masama doon. Sa'yo walang masama, pero paano sa ibang tao? Hindi mo naisip? Kung sa akin lang wala akong pakialam. Paano sa iba? Naisip mo? Kunwari galit, pero sa loob-loob niya ay nagsasaya. Inirapan pa niya ang asawa na natahimik na lamang. Tsaka niya muling ibinalik ang mata sa babaeng nakayuko pa rin ngayon sa harapan nila. Ikaw naman magaling na sekretarya. Kung hindi mo kayang hipan yung sarili mong mata, edi huwag kang maglalagay ng napakahaba at kay kapal na pilik mata. Nasa company ka ng asawa ko. At wala ka sa JS Prom. That's enough.
Umalis ka na muna, Elena. Ani pa ng asawa kaya naman mabilis na lumabas ang babae. What's that, wife? Hindi mo nang binigyan ng kahihiyan yung tao. Elena is a kind girl. Kaya naman sana hindi mo siya pinagsalitaan ng ganun. Anong attitude yan, ha? I won't tolerate that kind of behavior. As if naman may paki ako sa sasabihin mo. Tanga ka ba? O talagang tanga ka lang? Hindi mo ba nakikita na may gusto sa'yo yung babaeng yun? Kung gusto mo pala siya, edi sana kayo na lang yung nagpakasal. Hindi na sa akin. Bibigyan mo pa ako ng kahihiyan. Sinira mo na nga yung buhay ko. Walang preno ang bibig ni Hope nang sambitin yun. Natahimik naman si Mac at malamig ang mga matang ipinukol sa babae. Kinakabahan man pero pinakita ni Hope na hindi siya takot sa lalaki. Parang wala lang na naglakad siya papalapit sa desk ng asawa at umupo na parang Reyna sa swivel chair nito. Pinagmamasda naman siya ng asawa kaya naman nakaramdam ng katiting na excitement si Hope. Kunwari pa niyang pinasadahan ng tingin ng mga papeles sa ibabaw ng mesa hanggang sa mapansin niyang isang kontrata. Anong ibig sabihin nito? Takang tanong niya tungkol sa papeles na tangan. Kontrata kasi yon sa mga candidate na kasali sa isang fashion runaway na tinanggihan siya dahil may asawa na siya. Gusto niyang banasan ang asawa dahil bakit meron siya nito. Pero may parte sa puso niya na natuwa siya. Hindi mo ba alam na masama ang pakikialam sa gamit na may gamit? Hindi mo dapat pakialaman ang mga yan dahil masyadong importante ang hawak mo ngayon. Sabi ni Mac tsaka naglakad papalapit sa asawa. Subalit huminto ito sa harapan at saka inupo ang kalahati ng puwet sa mesa. Hindi pa rin napuputol ang tingin ng malambing sa asawa na nanlalaki ngayon ang mga mata. Sagutin mo na lang ako kung bakit may ganito ka. Kiss muna. Mac! Sasabihin mo sa akin o hindi? Lalayasan talaga kita ulit kapag hindi mo sinagot yung tanong ko sa'yo ngayon. Huwag na huwag mo talaga akong susubukan, sinasabi ko sa'yo. Pananakot niya. Wife, why so harsh, ha? Dinadaan mo ako lagi sa santong paspasan. Reklamo pa ni Mac. Nang idaan mo ako sa santong paspasan ng honeymoon natin, nagreklamo ba ako? Kaya sabihin mo na sa akin bago pa mag-init yung ulo ko. Napangiti ng makahulugan si Mac subalit kaysa sagutin ang asawa, pinag-cruise na lamang niya ang dalawang kamay at mataman na tumingin sa babae. Ikaw ang dapat matakot sa akin, di ba? That's private document na hindi mo dapat makita kahit asawa pa kita. Anong ginagawa mo dito? Di ba may trabaho ka pa kaya naman ang aga mong umalis kanina? Hindi mo nga natikman yung niluto kong breakfast eh. Alam mo naman na di ako nagbe-breakfast, di ba? Kaya nga kita pinagluto para makapag-breakfast ka na ngayon, di ba? Bakit hindi ka nagtatrabaho? May problema ba? Oo, malaki ang problema ko dahil na-cancel yung mga projects ko. Sobrang laki ng impact nang mabalitaan nilang kinasal na ako. I'm sorry. Pakiramdam ni Hope ay may humaplos sa dibdib niya nang sabihin yun ni Mac. Nadiin ang hawak niya sa papel nang mabasa ang lahat ng nakasulat doon. Napansin naman ito ng asawa niya kaya naman tuluyan na itong naglakad patungo sa kanya. Inagaw sa kamay ni Hope ang document sabay hila sa kanya. Si Mac ang umupo sa swivel chair at saka pinaupo siya sa kandungan nito. Ano sa palagay mong ginagawa mo, my dear husband? Lihim na dumada moves? Gusto mo bang lumipad palabas ng company mo? Akala ko ba gusto mong malaman to? Iniwas-iwas pa sa mismong harapan ni Hope. Eh di sabihin mo na kasi. I am the owner. Nang ano? Takang tanong ni Hope tsaka mas tinitigan ang nakakalunod na mata ng asawa. Nang fashion runaway na gusto mong pasukan. Ngayon lamang nag-sink in sa utak ni Hope ang sinabi ng asawa. Nanlalaki ang mga mata at nakaiwang namumulang labi dahil hindi siya makapaniwala. Sure joking. MC, right? That's your husband's name, baby. Mac Castro. Kaya bakit hindi mo nahalata? Then, ba't mo hinayaan na alisin nila ako sa list ng models? May galit ka ba sa akin kasi di ako umuwi ng 2 months? What? No, policy yun ng company. Pero hindi ko alam na inalis ka na nila sa list. Nakakalungkot yun, baby. May panunuyang pang sabi ni Mac. Ibalik mo ako! I can't do that, love. Magiging unfair sa ibang kandidato kapag ginawa ko ang gusto mo. Tanggi ng asawa. Pero kasalanan mo naman kung bakit ako inalisin, di ba? Kung sabihin mo kaya na asawa mo ako. Suggestion pa ni Hope. That's not a good idea either. Hindi nila pwedeng malaman na asawa mo ako. Dahil baka gumawa pa yun ng matinding issue.
But I know a way para makasali ka pa sa runaway sa susunod na 3 buwan. What? Kuryusong tanong ni Hope. Gumisi lamang na nakakaloko si Mac bago sinagot ang tanong ni Hope. Ano na? Hindi mo na kaya? Akala ko ba gusto mo makapasok sa fashion runaway? Taas kilay na sabi ng kaibigan ni Hope. Teka lang, okay? Bakit ba kasi nagmamadali ka? Nakikita mo naman na nagpapahinga pa ako eh, hindi ba? Ikaw kaya dito para malaman mo. Inis na sabi naman ni Hope tsaka nilaklak ang Gatorade na tangan. Pero isang oras pa lang tayo at hindi pa nakalahati ang workout mo for today. Tsaka sinunod mo ba yung sinabi ko? No sweets and healthy diet for a month kung gusto mong pumasa sa fashion show na yon. Pagpapaalala ng kaibigan. Muling naalala ni Hope ang paraan upang makapasok siya sa pangarap na fashion runaway. Ito ay kailangan niyang mag-audition, subalit ang stricto nila sa katawan. Kaya naman kailangan niyang magbawas ng timbang at mas lalong maging payat. Hindi rin itatanggi ni Hope na naging maayos sila ng asawa. Ngayon niya mas na-enjoy ang pagkakaroon ng asawa. Sobrang bait kasi nito, sweet at maalaga. Kaya naman hindi niya napigilan na ibigin ito. Alam mo ba kung anong oras uuwi si Mac ngayong araw? Hindi ko kasi siya nakausap kanina bago siya umalis dahil kailangan kong mag-jogging sa labas. Hindi ko natanong eh, pero mukhang nagmamadali siya kanina. Alam mo, hindi ko akalain na mababaliw ka na ganito sa asawa mo. Parang kailan lang nag-hire ka ng lalandi sa kanya, ha? Umirap naman si Hope dahil sa napahiya kasi ngayon ayaw na niyang nawawalay ang asawa. Lagi niya itong hinahanap kaya naman nakakapanibago man pero hindi niya itatanggi na mahal na niya talaga ito. Ewan ko sa'yo, tara na, tapusin na natin yung workout na to. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa hanggang sa lumipas ang 3 oras. Pagod na pagod siyang humiga sa malambot na sofa. Pakiramdam ni Hope, umiiyak ang lahat ng kalamnan niya. Kasama na ang sikmura niya na kanina pa kumakalam, ngunit hindi siya makakain dahil kailangan niyang mag-diet. Gutom na ako, reklamo niya. Sabay pa silang napatingin sa pintuan ng pagbukas. Iniluwa si Mac na may dalang mga pagkain. Pakiramdam ni Hope ay biglang nagkaroon ng kulay ang mundo niya. Hubby, akala ko mamaya ka pa uuwi. Nakangiti niyang salubong sa asawa. Naisip ko kasi na kailangan mo ng mag-lunch, kaya naman bumili na ako. Sabay pakita sa 3 paper bag na galing sa mamahaling restaurant. Nawala ang ngiti sa labi ni Hope nang makita na bawal sa kanya ang mga pagkain na binili ng asawa. Tinulak pa siya ni Joy at saka inagaw ang mga paper bags. Alam mo, Mac, hindi pa ako kumakain eh. Kaya naman perfect timing to. Why? Takang tanong pa ni Mac nang ismiran siya ni Hope. Tinatanong mo talaga ako kung bakit. Alam mo naman na diet ako ngayon, ba? Diba? Hindi ako makakain noon. Maktol pa niya. I don't know. Pwede naman sigurong kumain kahit konti, no? Hindi nga. Gawa na lang kita ng vegetable salad. At ito na nga ang simula ng pagsusuyuan ng dalawa. Napairap naman si Joy sa dalawa dahil ganito palagi ang naaabutan niya sa tuwing andito yung lalaki. Parang mga matatamis na dessert na laging nilalanggam, ngunit hindi mapigilan ni Joy na maging masaya para sa kaibigan. Dahil sa wakas, mukhang nakita na nito ang binatang para sa kanya. Lumipas ang 3 buwan at ngayon, nakapila si Hope sa napakahabang audition. Kanina lamang ay kasama niya ang asawa, ngunit nang dumami ang mga tao, napilitan itong umalis na. Nasa tabi niya rin si Joy na kanina pa inaayos ang buhok niya dahil kailangan niyang ipanalo to. Excuse me, Miss Hope, pwede ka na pong pumasok? Napigla na siya nang marinig ang pangalan, sandaling sumipat sa kaibigan na pinapalakas ang kanyang loob. 2 beses siyang huminga ng malalim bago pumasok sa loob ng silid. Taas noon niyang pinakita ang napakagandang katawan at galing sa paglalakad. 5 minuto lamang ang tinagal niya sa loob kaya naman kabado ang kaibigan nang makita siya. Nagtitili pa silang dalawa ng mapag-alaman na isa siya sa mapalad na nakapasok. Naging mabilis ang pagbulusok ng kasikatan ni Hope sa larangan ng modelo. Maski ang isyu niya na may asawa na siya ay natabunan at hindi na muling naungkat pa. Sa loob ng 6 buwan, naging maingay ang pangalan niya sa mundo. Mga kabataan na talagang hinangaan siya. Ngunit sa kabila ng kasikatan, isa lamang ang totoong sumusuporta sa kanya. Wife! Nakangiting salubong ni Mac nang makalabas siya sa photoshoot. Kanina ka pa ba dito? Bakit di ka na pumasok sa loob? Sana dun mo na lang ako inantay. Malamig dito, hobby. No, makikita nila ako tsaka anong iisipin nila sa'yo.
pero wala akong pakialam sa sasabihin nila, Anya. Wife, napag-usapan na natin to, diba? Okay lang ako, huwag mo akong isipin. Pero, ayos lang ako. Masaya ako na nakikita ka kung gaano ka hinangaan ng lahat. Naiintindihan ko ang trabaho mo, wife. Kaya huwag mo akong isipin, okay? Malambing na sabi ni Mac. Pinatakan pa ng mabilis na halik ang labi niya bago sila pumasok sa loob ng sasakyan. Iwinaksi na lamang ni Hope sa isipan ang tungkol sa araw na ito. Subalit habang tumatagal, pabigat ng pabigat ang nararamdaman niya. Ayaw niyang i-deny ang asawa sa lahat. Ngunit ito na rin ang may gusto na ilihim ang tungkol sa relasyon nila. Kahit alam ni Hope na naiintindihan ito ng asawa, hindi pa rin niya mapigilan na mapatanong kung totoo bang okay lang ang asawa niya. Ang lalim naman ng iniisip mo, may nangyari ba? Tanong pa nito, kaya naman wala nang nagawa pa si Hope kundi sabihin na rin ang sunod niyang project. May susunod kasi akong project at may partner akong lalaking model. Tatanungin sana kita kung okay lang ba. If you don't like, pwede naman tanggihan. No, it's okay. Hubby, aminin mo nga sa akin. Okay pa rin ba talaga ang lahat? You know naman na kaya kong bitawan ng mga to kung hindi na okay sa'yo. I'm sorry kung bakit kailangan mo pa tong pagdaanan. Itinigil na muna ni Mac ang kotse sa gilid ng daan. I don't like. Ayoko. Unang-una pa lang ayoko. But this is your dream wife. Sino ba ako para pigilan kang abutin yung pangarap mo? This was your second time, right? Hindi ko kaya. Nakunin pa to sa'yo. Ayoko talaga. Nasasaktan ako tuwing kailangan kong magpanggap na hindi kita kilala. Hindi ako makapunta sa photoshoot mo to support you dahil makaka-apekto ito sa'yo. Naiinis ako na may mga ibang lalaking iniisip na single ka. Hindi ko man lang maipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Na akin ka. Kasi nga natatakot ako na baka maka-apekto sa'yo. Pero hindi kita sinisisi dahil masaya ako. Totoong masaya ako. And I'm so proud of you. Mahabang litanya pa ni Mac. Bumagsak ang mga luha ni Hope dahil wala siyang kaalam-alam na ganito na pala ang nararamdaman ng asawa. Masyado kasi siyang nag-focus sa pag-abot ng pangarap niya. Kaya naman hindi niya naisip na baka nahihirapan na ang kanyang asawa. Why are you crying? Bakit kasi hindi ka nagsabi sa akin? I'm okay. No, you're not. Basta alam kong sa akin ka pa rin uuwi, wife. You can enjoy your dream. Basta ako pa rin. At hahayaan kitang tuparin ang pangarap mo. Papanoorin kita ng nakangiti. Habang lumilipad ka ng napakataas. Hindi na natiis ni Hope at siya na ang kumabig sa uluhan ng asawa upang masiil ito ng halik. Matamis na halik kasabay ng mga pagpatak ng luha niya. Pinagsaluhan nila ang halik ng mga oras na yon. Doon ibinuhos ni Hope ang pagmamahal niya sa asawa. Siguro nga noon na hiniling niya na mawala ang asawa. Ginawa niya ang lahat upang magloko ito. Ngunit ngayon, ikamamatay niya kapag nawala ito sa kanya. Makikipagpatayan siya sa mga babaeng susubok na agawin ang kanyang asawa. Please tilt your head a little bit, Hope. Yeah, that's perfect. Sigaw ng photographer kay Hope na nakababad ngayon sa malamig na swimming pool. 2 oras na siyang nakababad sa swimming pool at hanggang ngayon ay hindi pa sila tapos. Ramdam na nga niya ang pamamanhid ng ibabang katawan niya dahil sa tagal niya ng pagbababad sa tubig. Nag-aalala na rin si Joy para sa kanya dahil talaga namang hindi pa siya umaahon. Maski ang sikmura niya ay wala pang laman dahil walang break time na naganap. Sir, pwede bang bigyan muna natin ng break si Hope? Kanina pa kasi siya nakababa dyan eh. Gumagabi na din, kaya naman malamig na yung tubig lalo. Singit ni Joy sa photographer. What? Akala ko ba professional model tong si Hope? 2 hours pa lang siya sa tubig, nagre-reklamo na kayo? May mas malala pa nga sa kanya pero nagawa niya. Irritabling saad ng photographer. Hindi na rin naman gaganda yung kalalabasan ng picture dahil masyado na siyang nakababad. Kulubot na nga yung lower body niya eh, kaya hayaan mo na munang magpahinga yung model. Gatong ng makeup artist na hindi rin matiis ang ginagawa sa babae. No, kailangan niyang tiisin dahil ito na ang huling photoshoot ko. Ikaw naman Hope, don't be a model kung sa ganito pa lang nagiging sakit ka na sa ulo naming mga photographer. Excuse me, hindi mo ba maintindihan na 2 oras nang nakababad ang model sa tubig? At hindi na maganda ang kondisyon ng balat niya. Kailangan niya ng umahon bago pa siya magkasakit.
Nagprotesta na ang lahat na labis na pinagpasalamat ni Hope dahil hindi na talaga niya kaya ang lamig ng tubig. Gusto niya nang makaahon sa lalong madaling panahon at hindi rin tama ang kanina pa niya nararamdaman sa sikmuran niya. Fine! Bahala kayo kapag na-delay yung pesting photoshoot na to. Sigaw ng baklang photographer tsaka nag-walkout. Mabilis naman na lumapit si Joy kay Hope na namumutla na talaga at nanginginig. Mabilis nilang tinakluban ng makapal na kumot ang hubad nitong katawan. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Joy subalit hindi na talaga nakakasagot si Hope. Sabay pa ang tilian ng lahat nang tuluyan ng mahimatay si Hope. Subalit bago pa siya bumagsak sa malamig na lapag, mabilis ang nasa loo ni Mac na kakarating pa lang. Nagulat man ang lahat pero hindi sila nagsalita. Yumuko lamang sila nang magsisigaw ito sa galit. Maski ang photographer ay nasisante dahil sa ginawa nito sa babae. Dahil sa mainit-init na bagay na dumadampi sa pisngi ni Hope, unti-unti niyang binuksan ang mga mata. Bumungad agad sa kanya ang puting kisame at ang mukha ni Joy na namamaga at mukhang puyat. Anong nangyari? Takang tanong pa rin niya gamit ang namamaos na boses dahil sa pagiging tuyot ng lalamunan. Ikaw kasi, ba't mo ba ginagawa sa amin to, ha? Ang alin? Bakit hindi ka nagsasabi na may masakit na pala sa'yo? Sobrang taas ng lagnat mo na halos makipagpataya na ang asawa mo. Nasisante ang lahat ng dawit sa photoshoot na yun. Well, dapat lang naman talaga dahil napakabruha ng sirena na yun. Na-cancel yung shoot? Hindi lang na-cancel, kundi nawalan pa ng trabaho. Bakit? Bakit hindi mo pinaliwanag sa asawa ko na ganun talaga yung trabaho? Anya sa kaibigan kahit hirap pa rin pinilit niyang makaupo. Galit na galit siya at wala akong magagawa, okay? Baka isa pa ako sa mawalan ng trabaho. Pero ang mahalaga maayos ka na. May 2 weeks na lang na pahinga bago ang fashion runaway. Paano ang ibang projects ko? Na-move na ng asawa mo kaya wala kang dapat isipin. Saad ni Joy. Hindi na lamang nagsalita pa si Hope. Bagkos, humiga na lamang siya ulit. Hindi pa maayos ang pakiramdam niya subalit mas maayos na kesa noong nasa pusa. Nasaan pala yung asawa ko? Tanong niyang muli. Ang sabi niya ay uuwi daw ang fashion designer ng fashion show na gaganapin. Hindi ba siya nagsabi kailan siya uuwi dito? Hayaan mo muna yung asawa mo dahil ilang araw din niyang sinisigawan ng mga nurse at doktor dito. At saka balita ko sa yung makakasama ng asawa mo. Nagtaka si Hope sa sinabi ng kaibigan. Kilala niya ang sikat na designer na sinasabi, ngunit hindi niya alam kung anong kinalaman ng asawa. Hindi mo ba alam na ang designer na si Lauren at ang asawa mo ay mag-ex? Pakiramdam ni Hope ay pumitik ang sintido niya sa narinig. Bigla na lamang nangunot ang kilay niya. Nakaramdam ng inis sa isibing magkasama ngayon ang asawa niya at ang dati nitong girlfriend. Tawagan mo siya ngayon. Papuntahin mo dito. What? Hindi pwede dahil baka nasa airport na ngayon yung asawa mo. Saka bakit? Don't tell me nagsiselos ka. Sabi pa ni Joy kaya naman mas lalong nag-init ang ulo niya. Hindi, okay. Gusto ko lang siyang makausap tungkol sa ginawa niya sa photoshoot ko. Hindi naman masama kung aamin ka ngayon. Hindi nga sabi! Sigaw pa niya. O siya sige, tatawagan ko na yung asawa mo, okay? Huwag ka nang sumigaw. Dahil baka mabingi pa ako dito. Hindi na nagsalita si Hope at naghintay na lamang na tawagan ito ang asawa. Wala pang 2 oras ay humahangos na ang asawang patungo sa kanya. Guguhit na sana ang malaking ngiti nang biglang sumulpot ang isang magandang babae. Sa ganda nito, nakaramdam ng insecurity si Hope na kailanman ay hindi niya pa naramdaman. Wife, are you okay? May masakit ba sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Tanong pa ni Hope pero hindi maalis ang tingin sa babaeng nasa likuran ng asawa. Nakatingin din sa kanya na tila hinuhusgahan ng pagkatao niya. Lalo na nang makita ni Hope ang inggit, selos at galit sa mga mata ng babae habang nakatingin sa kanya. I'm sorry, kailangan ko lang kasing sunduin si Lauren para sana sa susunod na photoshoot. Lauren, ha? She's the fashion designer. Siya din ang nangunguna sa fashion show na gusto mong salihan, wife. I see. Walang ganang sabi niya. Hi, I'm Lauren. At mukhang may tampuhan ata kayo. Ani pa nito kahit naamoy na ni Hope ang pagiging plastic nito. Hindi kita tinatanong, tsaka walang nagtatanong. Bara niya sa babae. Mas lalong nabura ang ngiti ng babae at wala siyang pakialam doon. Wife, talk to her nicely please. Ayoko. At ikaw, akala mo wala kang ginawa sa akin ha?
hindi mo pinaalam sa akin na may susunduin kang labanos. Excuse me? Ano ha? Hindi mo ba nakikita na mas maputi ka pa sa papel? May dugo ka pa ba? Tirada niyang muli. Tan na kasi ang kulay niya dahil na rin sa sunod-sunod na photoshoot na nakabikini siya. Kung may galit ka sa akin dahil sinundo ko ng asawa mo, wala kang dapat ikabahala. Buti aware ka. Wala ka bang paa para kailangan ka pang sunduin ng asawa ko? Wife naman. Sita naman sa kanya ni Mac. Ang loko ay may ngiti sa labi habang nakatingin sa kanya dahil gusto talaga nitong nakikitang nagsiselos siya. Isa pa ha. Tatamaan ka talaga sa akin kapag hindi ka pananahimik dyan. Wala ka bang paa, miss? Bakit kailangan mo pang magpasundo? Marami namang taxi dyan. Wife, ang bibig mo. Wala nang pagbibiro ngayon sa boses ni Mac, kaya mas lalong sumiklab ang galit ni Hope. Ano? Bakit? Nagsasabi naman ako ng totoo, diba? Bakit kailangan pang sunduin ang babaeng yan? Amerikano ba? Hindi lumaki sa Pinas? Walang paa? Bata na kailangang enough. You're acting cute again, wife. Hindi ko kayang titigan ka nang hindi pinaparusahan ng halik kapag ganyan ka. Iling pang sabi nito. Eddie, halikan mo ako! Right here? Nag-alangan pa si Ma kaya naman mas lalong nagalit si Hope. Eddie, wag! Umalis ka na! At ihatid mo na yan! Nakakahiya naman at baka pati paglabas ng ospital ay hindi niya alam. Wife naman, wag ka namang ganyan. Tawang-tawang sabi niya. Ano? Umalis ka na! Ihatid mo na yan! Baka naman pati sa banyo kailangan pa niya ng tu... Mac? Mauna na pala ako. May kailangan pa akong tapusin sa condo ko. Putol ng babae. Halos pumalakpak ang tenga ni Hope nang marinig ang sinabi nito. Yeah, take care. And pasensya na at nagagalit ang asawa ko. Anong nagagalit? Hindi, ihatid mo na yan. Nakakahiya pa. Siniil na nga ni Mac ng halik ang labi niya. Kaya naman natahimik nang wala sa oras si Hope. Namumula pa ang pisngi niya nang magkahiwalay ang labi nilang mag-asawa. Humiga pa siya at nagtakip ng kumot sa mukha dahil nahihiya talaga siya. Ngayon naman nahiya ka kung awayin mo si Lore ng tapang mo. Bakit? Hindi ba dapat mag-explain ka sa akin? Bakit kasama mo yung ex mo? Past na siya at ako yung present mo. I know and I'm sorry. Wala kasi talagang available na susundo sa kanya. Isa pa, kailangan din namin i-close ang deal. Kaya ako na yung sumundo. Ipapaalam ko naman sana pag-uwi ko pero sorry, hindi na mauulit, pangako. Natunaw na nga ang inis ni Hope kanina pa sa puso niya. Sino bang makakatiis kung napakagwapo ng lalaking nasa harapan niya? Inirapan na lamang niya tsaka umusog upang bigyan ng pwesto ang asawa. Nagtaka pa nung una ang lalaki. What? Ayaw mo akong tabihan? Miss mo talaga ako ng sobra, no? Nanunukso pang tanong ni Mac. Pwede bang humiga ka na at huwag ka nang magtanong? Nakakainis ka na, Mac Castro, ha? Wika pa niya. Ha, ganun. Hindi na hobby yung tawag mo sa akin, Hope Castro? Oo, bakit? Paparusahan mo ako? Tila nang aakit pa niyang ani kaya naman tumigil si Mac sa kanyang pang-iinis. Dumaan ang matinding emosyon sa mga mata niya habang nakatingin sa labi ni Hope. Bago pa siya makababa ng hospital bed, mabilis na siyang niyakap ng asawa. Kasunod ang mga malalakas niyang tili at pagtawa dahil kinikiliti siya ng magaling niyang asawa. Lumipas ang isang buwan at mas lalong naging matunog ang pangalan ni Hope. Siya na ngayon ang top 1 model ng buong mundo, kaya naman mas kailangang mag-ingat na hindi magkaroon ng kahit na anong issue sa babae. Kahit na halos hindi na magawang mag-dinner sa labas dahil sa mga paparazzi na nakasunod kay Hope. Namumutla ngayon si Hope habang nanghihilamos ng mukha. Katatapos lang kasi ng ensayo niya sa paglalakad kaya naman nagpaalam siyang sandali upang hilamusan ng mukha. 3 weeks na niyang napapansin na napapadalas ang kanyang pagkahilo. Nalabis niyang ipinagtataka. Hindi naman siya nakakain ng panis kaya wala siyang ibang maisip. May hula man subalit ayaw niyang tanggapin dahil natatakot siyang madismaya. Nakarinig siya ng pagkatok sa labas ng banyo kaya mabilis niyang pinunasan ng tissue ang mukha bago hinarap kung sino yun. Are you okay? Pansin ko na kanina ka pa namumutla. Tanong ni Dave, ang bagong partner niya sa isang photoshoot. Ah, okay lang ako. Ano palang ginagawa mo dito? Hindi ka ba kailangan sa loob? Uuwi na rin ako kaya ayos lang. Ah, ihahatid na sana kita. Kasi hindi talaga maganda ang kulay ng mukha mo eh. Ang putla mo kasi. At saka parang magkakasakit ka. Sabi pa ni Dave. Sige, tulungan mo na lang ako. May kailangan din akong malaman eh. Anya.
Hindi na nagsalita pa si Hope bagkos nagpunta sila sa kilalang private doctor ng binata. Nagtaka man nung una si Dave subalit minabuti niyang wag nang magtanong at hayaan ng babae na ito mismo ang magsabi. Sa loob ng office ng babaeng doktor, kanina pa siya kinakabahan dahil sa paglabas ng test na ginawa sa kanya. Tama kasi ang hula niya na may possibility na buntis siya dahil hindi niya maalala kung kailan siya dinatnan. "Are you ready, Mrs. Cortez?" tanong pa ng doktor. Lunok lamang ang sinagot ni Hope. Ang kanina'y kunot sa kilay ng doktora ay napalitan ng malawak na ngiti. "Congratulations dahil 2 months ka ng pregnant." Ano po, Doc? Nagbibiro lang po kayo, hindi ba? Pero I am under... I know. Pero buntis ka. At yun yung totoo. Congratulations. At alam na ba ng daddy ng bata? No. Napahinto ang doktor sa kanyang ginawa at nagtataka na tumingin kay Hope. I understand you're a model, pero buntis ka. And I suggest na kailangan mo nang mag-quit muna sa trabaho mo. Bawal ang masyadong stress sa'yo. And of course, yung diet, bawal sa'yo yun. Doc, ilang months po bago lumabas yung baby bump ko? Mrs. Cortez, kakasabi ko lang sa'yo, diba? Bawal ang ma-stress. Pagpapaalala ng doktor. I know, kaya po ako nagtatanong dahil ito na po yung huling runaway ko. Gusto ko pong i-surprise yung asawa ko. Matapos ang isang oras, lumabas na rin si Hope sa office ng doktor. Naabutan niya pa si Dave na naninigarilyo. Itapon mo nga yan, dahil bawal sa akin yan. Why? May asthma ka? Umiling lamang si Hope. Because I'm pregnant. Naiwang nakaawang ang labi ni Dave dahil sa inanunso ni Hope. How? Sinong nakabuntis sa'yo? Asawa ko. Sino pa ba? May asawa ka na? So, totoo yung chismis no na ikinasal ka? Dumb! What a lucky bastard! Mahinang bulong pa ng lalaki kaya naman natampal siya ni Hope. Salamat nga pala sa pag-recommend sa akin ng doktor. Tsaka sa pagsama dito. Gusto ko na sanang umuwi na. Kung okay lang, pwede mo ba akong ihatid sa company ng asawa ko? Sinong asawa? Mas lalong umisi ng nakakaloko si Hope na nakatingin sa lalaki. Damn! No! You're not! Buti nilang pala di kita nilandi. Nawalan sana ako ng trabaho. Sira, hindi naman kita papatulan, no? I know. Asawa mo ba naman si Mac Castro? Anong laban ko dun? Kahit yata sa kagwapuhan, hanggang puwet lang niya ako eh. Bulalas pa ni Dave. Hindi naman mapigilan ni Hope na matawa ng malakas dahil sa sinabi ng binata. Nagtungo na nga sila sa company ni Mac. Abot nga pa ang ngiti niya bago pumasok sa office at bigla itong napawi sa nadatnan niya. Nag-init ang ulo niya kaya naman naibagsak niya ang pinto. Wife! Kinakabahan pang sabi ng asawa. Ako nga! Ano, masaya ba? Kanina pa ba kayo nagyayakapan ha? Bakit hindi niyo kaya ako isali? Sarkastikong sabi pa niya. It's not what you think, wife. Natalisod lang siya, kaya naman... What a lame excuse, hubby. May mata ako. At hindi rin ako pinanganak kahapon, kaya tigilan mo na ako sa sinasabi mo na yan. Wife. Ikaw naman, Lauren. Ano ba talaga ang kailangan mo sa asawa ko, ha? At panay papansin ka. Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga ginagawa mo? Wife. Manahimik ka dyan dahil tatamaan ka sa akin kapag nagsalita ka pa. Pagbabanta pa ni Hope sa asawa. Ano, Lauren? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung tanong ko? Anong kailangan mo? Bakit dikit ka ng dikit sa asawa ko? Gusto mo ba siya, ha? Yes. Dahil nauna naman talaga ako sa'yo, hindi ba? Ako ang dapat mahal niya, at hindi ikaw. Kaya nga ako naging ganito para maging karapat-dapat sa kanya. Tapos malalaman ko, pinakasalan ka na niya. Kasalanan ko pa na tanga ka. Pinakawalan mo siya. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi mo na makukuha sa akin yung asawa ko. Hindi ko naman talaga siya kukunin sa'yo. Dahil hindi niya na ako mahal. Gusto ko lang talaga malaman kung... may nararamdaman pa ba siya sa akin? Napatunayan ko lang ngayon na ikaw na talaga yung mahal niya. Sabi pa ni Lauren. Malamang! Anong inaakala mo? Namamahalin ka pa rin niya sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa kanya? Gumising ka nga dahil mukhang tulog ka pa rin. Wife, that's enough. Bakit? Totoo naman na. Kung matinusang babae, alam niyang may asawa ka na. Hindi na siya magbabaka sakali pa sa'yo. Hindi naman, tsaka sorry. Sabi ni Lauren. Sorry? Eh di magsama kayo.
Nakakahiya naman sa inyo. Dahil na rin sa pagbubuntis ni Hope, hindi niya mapigilan ang pagbugso ng kanyang damdamin. Nasaktan siya at naiinis, lalo na nang makitang magkayakap ang dalawa. Pasakay na sana siya ng elevator nang pigilan siya ni Mac. Wife, mag-usap muna tayo, please. Huwag namang ganito. Wala kaming relasyon, okay? I'm sorry. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mac. Bitawan mo muna ako dahil gusto kong mag-isip sa ngayon. No, kailangan nating mag-usap. Please, bitawan mo muna ako at ayokong makipag-usap ngayon. Wife, please. Konti na lamang ay iiyak na si Mac. Dahil dakilang marupok si Hope, hinawakan niya ang pisngi ng asawa. Magpapalamig lang ako, okay? Mamaya na tayo mag-usap. Binitawan na siya ni Mac kaya naman tuluyan na siyang nakaalis. Wala talaga siya sa mood ngayon dahil gusto niyang sabihin sa asawa ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Pero dahil sa kanyang nakita, ay wag na lang muna. Dumiretso siya sa labas para pumara ng taxi. Gusto niya na munang magpalamig ng ulo. Oo, may tiwala siya sa asawa ngunit hindi rin niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Kinabukasan, maagang muling pumasok si Hope sa kanyang trabaho kasama ang manager na si Joy. Tatlong photoshoot ang kailangan niyang tapusin ngayong araw. Pero simula pa ng nakaraang gabi ay masama na ang pakiramdam niya. Okay ka lang ba? Namumutla ka kasi. Sabihin mo sa akin na kapag may masakit sa'yo. Bulong pa ni Joy habang inaayusan si Hope ng makeup artist. Okay lang ako. May tampuhan lang kami ng asawa ko. Kaya naman hindi ako nakatulog ng maayos. Anya, nakalimutan na may kasama silang ibang tao. OMG! May asawa ka na, bakla? Totoo yung balita nun? Ikaw ha, kapag pinagkalat mo yan, mata mo lang yung walang latay. Pananakot pa ni Joy. Pinigilan naman siya ni Hope. Dahil hindi na rin naman magtatagal ang pagtatago sa asawa. Matagal na itong nagtitiis upang matupad lamang ang pangarap niya. Bakit? Hayaan mo siya. Kung gusto niyang ipagkalat, hindi na rin naman magtatagal ay sasabihin ko rin sa lahat ang tungkol kay Mac. Pero, paano yung career mo? Matagal ko nang natupad yung pangarap ko, Joy. Alam kong maiintindihan ni Mommy kung pipiliin kong magpakaasawa sa ngayon. Lumambot ang ekspresyon ni Joy dahil sa kanyang sinabi. Tumahimik ito at hindi na muling kinontra ang kaibigan. Nagbago ka na talaga dahil mas nag-mature ka na ngayon. Siyempre, kailangan ko nang mas maging mature. Paanong magiging baby ko kung isip bata pa rin ako, hindi ba? Makahulugang sabi niya na mas lalong nagpalaki sa singkit na mga mata ni Joy. Anong sinasabi mo? Bakla! Sabay pa ang dalawa sa kanilang pagsigaw. Ngumiti lamang si Hope bilang pagsang-ayon sa hinuha ng dalawa. Nagtitili pa ang mga ito at masayang nagtatatalon. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ni Hope. Kaya naman labis ang pag-iingat ng dalawa kay Hope sa loob ng mga oras ng pagtatrabaho nila. Ngayon, kailangan niya ng umuwi, ngunit mas pinili ni Hope na daanan muna ang kanyang ama. Dala ang paboritong wine ng ama, dahan-dahang pumasok ang babae sa mansyon. Sa dating gawi, nakita niya ang ama sa tabi ng malaking portrait ng ina. Nagbabasa ng magazine habang umiinom ng tsaa. Nakaramdam ng lungkot si Hope nang makita sa ganong kalagayan ng kanyang ama. Dahil hindi na ito muling nag-asawa matapos na pumanaw ang kanyang ina. Binigay ang pagmamahal sa kanya bilang ina at ama. Kaya naman wala nang mahihiling pa si Hope dahil sa napakabuti ng kanyang ama. Hope! Tawag pa nito sa kanya nang mapansin siya. Hey daddy, kumusta ka na po? Tanong niya at saka niyakap ang kanyang ama. Anong nakain mo't dinalaw mo ako ha? Akala ko next month ka pa dadalaw. Sorry, naging busy lang po ako sa trabaho. Paliwanag niya at saka sinipat ang magazine na tanga ng ama. Napaiyak na lamang siya nang makita na siya pala ang cover ng magazine na binabasa ng ama. Bakit ka umiiyak? Niloko ka ba ng asawa mo? Umanda siya sa akin. Daddy naman. Bakit ka kasi umiiyak? Pumunta ka lang ba dito para umiyak? Taas kilay pang tanong nito kahit alam naman ng kanyang ama ang dahilan kung bakit siya umiiyak ngayon. Daddy, sorry po kasi naging pasaway ako. Hindi na po ngayon kasi mas naiintindihan ko na yung lahat ng sakripisyo mo sa akin. Nakong batang to, anong nakain mo at naging ganyan ka? At araw-araw kong ipapakain sa'yo. Biro pa ng kanyang ama. Proud ako sa'yo anak. Isa kang napakagaling na modelo ngayon. Natupad mo na yung pangako mo sa mommy mo. Kaya pwede mo nang ipahinga. Alagaan mo ang magiging apo ko ng maayos, ha? Paano niyo po nalaman? Anak kita. At nararamdaman ko.
Muling lumuha ang mga mata ni Hope dahil sa sinabi ng ama. Dumating na nga ang pinakahihintay ni Hope, ang araw ng fashion runway, kung saan siya ang highlight ng fashion show. Kabadong-kabado siya dahil ito ang unang beses na manunood ang ama at asawa. Noong una, ayaw pang pumayag ni Mac ngunit nadaan siya sa matinding lambing. Ready ka na ba? Tanong pa ni Lauren na nag-design sa suot niyang gown ngayon. Hindi lang simpleng gown kundi isang gown para sa mga buntis na tulad niya. Gawa sa silk na may napakahabang slit sa legs. Kita ang kanyang napakahabang likuran. Kita din ang mapuputing balikat at likod. May suot pa siyang tiara na talaga namang nagmukha siyang diwata. Ready na. Ngiting totoo sa babae. Nagkaayos na sila ni Lauren kaya naman hindi niya namahanap ang galit sa puso niya. Nagsimula na nga ang fashion show. Nauna ang ilang mga modelo sa pagrampa. Sa panghuli, si Hope naman kaya naman hindi mawala ang matinding kaba sa kanya. Kaya mo yan. Gusto ko ring makita kung ano yung magiging reaksyon ni Mac. Congratulations ulit. Nagsimula na nga ang pinaka-main show ng fashion show. Namatay ang lahat ng ilaw. Pagtapak pa lang ni Hope sa stage hanggang sa biglang tumutok sa kanya ang spotlight. Tilian at palakpakan ang namayani sa lugar. Sinipat pa ni Hope ang asawa na nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi niya masisisi ang asawa dahil ito ang unang panonood niya sa mga fashion show na naging bahagi siya. Matapos niyang irampa ang damit na disenyo ni Lauren, nanatili siyang nakatayo sa ibabaw ng stage. Nagtaka ang mga manonood, ngunit ang pag-cheer ni Joy ang namayani, kaya naman natawa na lamang ang lahat. Good evening, ladies and gentlemen. Kinagagala ko na makita kayong andito upang panoorin ang huling fashion show ko. Dahil sa sinabi ni Hope, biglang nanahimik ang buong audience. Mas lalo ding itinutok ng cameraman ang kamera sa kanya. Maski ang asawa ay nagtaka ang mukha at nagtatanong ang mga mata na nakatingin sa kanya. Oo, tama ang narinig nyo. Dahil ito na ang huling fashion show ko. Pagmumodel o kahit ano pa man yan, ito na ang huli dahil kailangan ko nang mag-focus sa butihin kong asawa. Mas lalong lumakas ang bulungan sa lahat, subalit walang naging pakialam si Hope. Bagkos, tumingin siya sa kanyang asawa na nanlalaki ang mga mata ngayon. Alam kong alam nyo na ang naging balita sa akin noon. At inaamin ko ngayon, may asawa na po ako at matagal na. Hindi naman talaga namin mahal yung isa't isa nung una. Pero dahil napakabuti ng asawa ko, hindi rin nagtagal, ay minahal ko siya ng sobra. Hubby? Mac Castro? Banggit pa ni Hope sa buong pangalan ng asawa, kaya naman sa kanya na ngayon ang atensyon ng mga tao, maski ang camera. Marami ka ng sinacrifice para sa mga pangarap ko. Kaya ako naman. Ladies and gentlemen, at sa lahat ng fandom ko dyan, pinapakilala ko sa inyo ang nag-iisang asawa ko, si Mac Castro. Nagtilian ang lahat matapos i-anunso ni Hope yun. Wife. Mahinang bulong ni Mac. Meron pa pala akong sasabihin. Kukunin ko si Lauren, ang fashion designer, ngayong gabi bilang ninang ng baby sa sinapupunan ko. Mas lalong nag-ingay ang lahat dahil sa sinabi niya. Gulat, tuwa at saya ang dumaan sa mga mata ni Mac habang nakatingin sa kanya. Hubby, magiging daddy ka na. Say hello kay baby! Saka hinimas ang manipis ng tiyan. Napaiyak si Mac, saka pinuntahan ang asawa sa ibabaw ng entablado upang halikan ng mabilis. Mas lalo lamang nag-ingay ang mga tao. Oh God, thank you. Mahinang bulong pa nito nang maghiwalay ang mga labi nila. Thank you kasi hindi mo ako sinukuan, Hubby. Salamat ng marami. Kaya ikaw naman ngayon. Nakangiting wika ni Hope. Namayani ang malakas na hiyawan at palakpakan. Naging laman ng balita at mga dyaryo ang tungkol sa nangyari sa sikat na modelo na binitawan ng career upang maging butihing ina at asawa sa kanyang asawa. Makalipas ang 5 buwan, ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ni Hope. Naging isang reyna kasi siya ng asawa at ni pagkuha ng inumin, hindi niya ginagawa ngayon. Mas lalo niyang minahal ang asawa dahil sa pag-aalaga nito sa kanya ng lubos. Wife, uminom ka na ba ng vitamins mo? Tanong pa ni Mac habang abala kahit pink ang pritong itlog dahil ito ang gusto niya. Uminom na ako kanina! Sinisigawan mo ba ako, wife? Taas kilay na tanong ni Mac. Umuso lamang si Hope tsaka inalis ang earphone sa kanyang tenga. Hindi ko lang na-control yung boses ko. Sorry, Hubby. Alright, handa na ang pagkain mo. Halika na dito, kumain ka na. Aya pa ni Mac. Sumunod naman si Hope na hirap sa pagtayo dahil sa laki ng tiyan.
Inalalayan si Mac hanggang sa makarating sa lamesa. Inilapag na niya mga niluto niya, kaya agad nang kumain si Hope. Sa kanilang breakfast, bigla na lamang pumasok si Joy dala ang isang magandang balita. Ano na naman yung ginagawa mo dito, bruha? Hindi ka ba abala sa bagong model mo? Taas kilay pang tanong ni Hope. Kasunod ni Hope ang babaeng kilalang kilala niya. Suot pa ang napakaikling damit at sunglasses kahit wala namang araw sa loob ng mansyon. Bakla! Miss mo ba ako? Nakakalokong sabi pa nito. Ang babaeng nag-iisa na inutusan ni Hope noon na akitin ng asawa. Ngunit tinakbo lamang nito ang perang ibinayad niya. Ito na ngayon ang bagong model na hawak ng kaibigang si Joy. Sa maikling panahon, mabilis na minahal ng mga tao ang babae dahil din sa pagiging kalug nito. Ano na naman ang ginagawa niyo dito? Anong-anong ginagawa namin dito? Malamang, andito kami para samahan kayo ng asawa mo sa photoshoot niyo. Anong photoshoot? Takang tanong ni Hope sa kapa, binalingan ng asawa na nakangiti lamang sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ni Hope dahil aminado siya na sobrang namimiss na niya ang pagmamodel, subalit gusto niyang unahin ang asawa at anak niya. Hindi sinabi ng asawa mo sa'yo? Photo shoot para sa pagbubuntis mo kasama siya. Anong kalukuhan to? Bahala nga kayo dyan. Alam niyo naman hindi ako mahilig sa matamis tapos. Hubby, ano to? Gusto nang maiyak ni Hope dahil palagi na lamang siyang sinosurprise ng asawa. Alam ko na mimiss mo na ang pagmamodel. Kaya naman tiisin mo munang lumabas si baby. Tapos pwede ka nang bumalik sa pagmamodel, wife. Ako ang mag-aalaga sa anak natin. I want to see you happy. Pero masaya naman ako. Namumugto na ang mga mata ni Hope. Sila na lamang dalawa ang naroon dahil lumabas ang dalawa kanina. Yes, pero hindi sobrang saya. Pwede mo naman gawin ang lahat ng gusto mo. At andito ako para suportahan kita. Susuportahan kita kahit anong mangyari. Kaya naman huwag ka nang mag-alala, okay? Huwag ka nang umiyak. Dahil papangit ka mamaya sa first photoshoot natin. I love you. I love you too. Ang kaninang madramang pag-uusap ay napalitan din ng galak at tawanan. Walang mga salitang maihahambing sa sayang nararamdaman ni Hope. Napakaswerte niya sa asawa at mapagmahal itong asawa at sa magiging anak nila. Hindi siya makapaniwala na hinayaan niyang mawala ito noon sa kanya. Mabuti na lamang at binigyan sila ng pangalawang pagkakataon ng Diyos upang ayusin ang kanilang relasyon na nagsimula sa wala. Dahil mula sa puso ni Hope, nagpapasalamat siya dahil binigay ito sa kanya ng may kapal. Wakas, isa na namang nakakakilig at kwentong puno ng aral ang ating natunghayan ngayong araw. Kaya naman maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Kaya naman hi po kay Richie Soriano, Mark Galang from Brooks Point, Palawan, Elma Arbizo from Kuwait, Dalen of Malaysia, BB Faye Mata, Suwan from Province of Sikihor, and Wendelin Ferrer from Agusan del Sur. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.